Influence brings great responsibility. Let us always remember this. Influence brings great responsibility. Now, let's go back to John 21 verse 3. Yung salita, yung phrase dyan. Ang sabi ni Peter, Simon Peter said unto them, I go a fishing. Mangingisda ako. Maybe the sound and the smell of the sea called them. Hindi nyo napapansin mga kapatid, parang siguro, ano, dahil yun na yung talagang total na buhay ni Pedro. Mula siguro bata siya, hanggang bago siya tawagin ng Panginoon, ano ang buhay ni Pedro? Di ba mangingisda? Alam niyo mga kapatid, marahil doon sa panahon na yon, nung nalulungkot si Pedro dahil namatay ang kanyang Panginoon, bagamat nagpakita ng Panginoon sa kanya, nandoon pa rin yung pain, nandoon yung sorrow, ramdam niya yung kalungkutan. Marahil si Pedro po natutokso, no? Parang naaamoy niya, nararamdaman niya uli yung tawag ng dagat. Then finally, Peter could no longer resist. The sea, the smell, the sound of the sea that is actually calling him. Halika. Anong gusto nating makita dito, mga kapatid? Tingnan niyo po ang old life ng tao. Pansinin niyo, tayo. Ewan ko kung naranasan niyo na to. Pagkatapos na makakilala tayo sa Panginoon, di ba sumunod tayo sa Kanya? Hindi nyo napapansin, sa bawat araw ng buhay natin, meron pa rin panunukso ang Diablo. Parang tinatawag tayo doon sa old life natin. Tama? Ako po alam nyo, nung medyo bago-bago pa lang ako, kahit na, hindi pa ako pastor, 3 years pa na Kristiyano, no? Pag nakakakita ko na nagiinuman, naglalaway ako eh. Parang yung laman ko, tinatawag ako. Na kahit walang nagyayaya sa akin, parang gusto ko. Nakuha niyo yung point? Naranasan niyo yun? Ha? Yung dating buhay ninyo, parang kinatawag po kayo ulit na bumalik doon? Naranasan niyo? Lahat tayo marahil, nakakaranas. O kayo mga kabataan, ano yung dating buhay bago kayo nakakilala sa Panginoon? Ang mundo. Ha? Hindi nyo napapansin kapag kami mga world gatherings, parang gusto ng katawan? I-compare ninyo yung sarili ninyo. Kahit ngayon. Sige. May mga online Bible study tayo, correct? Sino po ang nakatapos na dun sa tatlong series na tinuro ko about rapture and tribulation? Baka yung iba sa inyo, hindi nyo pa yan napanood. Pero nakailang oras na kayong nagpe-Facebook, saka nagme-Messenger. Nakikipag-chat kayo ng mahabang oras, pero hindi pa ninyo napakinggan ang mga salita ng Panginoon na pinapangaral natin. O, sige. Totoo? Yes. That is the flesh. Ito yung naranasan ni na Pedro. Ay, nararanasan nga natin eh. Kasi sila naranasan nila. At nararanasan din natin ito kahit hanggang ngayon, mga kapatid. Yung Sunday na worship service, marami pong kapalit yan. Marami pong panawagan ng Diablo dyan. Pero dalawang bagay ulit yung sinasabi ko. Pagtatagumpayan natin o matutokso tayo. Kaya dalawa po, tignan nyo yung dalawang side ng buhay, ng mananampalataya. Sina Pedro, eto yan. But look at this. Sabi nga doon sa first point natin, influence brings great responsibility. Mga kapatid, tignan po ninyo. Kapag yung mga tao, ha, nai-impluensyahan natin, di ba nadaragdagan ng ating responsibilidad? Subukan nyo lang, ito lang. Simple, practical na pamamaraan. Itong worship service natin, i-share ninyo. Di ba may manunood na iba? Kakilala nyo yun, correct? Most of them, friend ninyo, correct? Mm. Pag yung kakilala ninyo na yun, nakinig.
responsibilidad mo na yun. Eh kung yun ay nakakilala sa Panginoon, eh kung yun ay tumanggap sa Panginoon, ha? We're not aware. Hindi natin alam, doon sa pag-share pala natin na yun, nakinig siya at tumanggap siya sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, whether we like it or not, ikaw pa kapatid, bunga mo yan. At magiging responsibilidad mo siya dahil sasabihin niya sa'yo, alam mo, yung senior mo, nakinig ako, ang ganda, tumanggap ako. Eh kung hindi mo senior, tatanggap yan? Eh, o kanino bunga yan? Sa'yo yan. Hindi po ako. Hindi sa akin. Hindi sa amin. Bunga nyo yan. Pero dahil sinabi niya sa'yo, ayan, magsisimula ang panibagong responsibilidad mo. Ano yun? Follow up mo na yan. Disciplein mo na yan. Alam mo, marami pa, meron pa. Pero paano natin gagawin kung tayo nga mismo hindi? See? Influence brings great responsibility. Nung sabihin ni Pedro, I go fishing, he was not rebuked by the Lord. He was permitted by God. He was permitted by the Lord. Sige, mamigisda ka. Pero mga kapatid ah, nung siya po ay nangisda, tapos na po plano ng Panginoon. Nasa pangalawang punto po yun. Nung sabihin niya, I go on fishing, sige, sabi ng Panginoon, gawin mo. Yan ang gusto mo. Alam niyo, hindi naman natin talaga pwedeng pagmalakihan kasi ang Panginoon eh. Pag gumawa tayo ng bagay na hindi niya kalooban, isa papahintulot niya, sige, para maranasan mo. Correct? No? Alam niyo, ang daming bagay na pinapahintulotan tayo ng Panginoon, maranasan natin yun eh. Kasi para matuto tayo dun. Si Pedro, laking bagay, natutunan niya dito. Kaya nung sabi niya, I'll go fishing, ito yung mabigat. Sabi nila, verse 3, Simon Peter said unto them, I go fishing. They say unto him, we also go with thee. Oh, tingnan niyo, mga kapatid. Si Pedro lang, pero anong sabi ng mga kasama niya? Sasama kami sa'yo. Oh, ngayon. Hindi niyo ba alam yung buhay natin, pwedeng mag-influence ng iba yan? Pag sinabi mo, pupunta ako dito, babalik ako dito, sama kami. Merong sasama. Kaya pag ikaw, lumayo ka sa Panginoon, sa ayaw at sa gusto mo, may sasama. Merong kang mahihila, may maisasama ka. Pero pag sabi mo, maglilingkod ako sa Diyos, may sasama. Dalawang bagay. At pag yan sumama sa iyo, responsibilidad mo yan. Because you influence this person. And God brought great responsibility in your hands. Kaya nga kahit mga kaibigan lang natin, sabi na Ezekiel 33, ang warning nga sa atin, di ba? Pag yan taong yan, namatay, hindi mo pinagsabihan, hahanapin ko ang kanyang dugo sa iyong mga kamay. That's great responsibility. Sabi ng Panginoon sa mga magulang, no, doon sa mga bata, kapag ang maliliit na bata napahamak, mas mabuti pang ikaw ay talian ng gilingang bato sa leeg upang ikaw ay itapon sa dagat. Spiritually, the same. Pag yung mga tao yan, spiritual, nadamay sila dahil sa atin, kasagutin natin yan. At sila, nangatisod, lumayo sa Panginoon, dahil lumayo tayo, sumama sila sa atin, responsibilidad natin yan. Pananagutan natin yan. See? Napakalaki po ng pwedeng maging pananagutan natin. We also go with thee, either the old life or the new life. Piliin natin saan sila sasama sa atin, sa dating buhay o sa bago. Dalawa po yun palagi. You see the impact of our lives on others. Antindi po nito. Because somebody is following us. Somebody is following you. Whether you like it or not. O, di ba kung maganda influence natin, talagang sasama sila sa atin. Pagkapangit, meron pa rin sasama. Kaya kita nyo, may mga nag-backslide, may sumama. May nag-rebelte, may sumama. May mga sumunod, may naging matapat, may sumama. So may influence yan. Sa ayaw at sa gusto natin, our attitude
will affect others. So influence brings great responsibility. Pangalawa, second point natin, inadequacy leads to a sense of insecurity. Inadequacy leads to a sense of insecurity. Parang yung inadequate na word, no? Atoli, nung ginagawa ko po ito, ang hirap mag-ano ng tugma-tugmang words eh. Buti lang may mga dictionary sa ano application. Ano ibig sabihin nito? Inadequacy na yan. Alam niyo yung minsan pagka merong frustrations, merong mga kakulangan, may mga hinahanap, simple lang eh, insecurity na. Doon tayo dadalhin nito. Verse 3. Tignan nyo mga kapatid ha, itutuloy natin yung verse 3. So Simon Peter said, I go fishing. Then the other disciple said, we also go with thee. O, di nagsama-sama sila. Nangisda sila pare-parehas. Ang sabi doon, they went forth and entered into a ship immediately. O, mabilis. Bilisan, ano? Nakaisip. Then, at that night, they caught nothing. O, yun ang matindi, no? They caught nothing. Ala silang nahuli. O, tayo na lang, di ba? Ito, immediately, biglaan din. Ano? Nag-decision si Pedro. Mangista ako. Sabi naman, sama ako. Hindi naman pasin tayo ganun. Tara, punta tayo sa dagat. Sama kami. Andun agad sa dagat. Yung bigla, minsan nga, pagka pinagplanuan mo nga, di natutuloy. Eh, yung biglang naisip mo lang, natutuloy. Tara, punta tayo dito. Andyan na, biglaan. Eh, yung nangyari sa kanila. Tingnan nyo, may influence, correct? Yes, totoo yan. Sa personal na buhay. They went forth, entered into a ship immediately, and that night, they caught nothing. What a frustrating night. Now, take note, mga kapatid. Sino ba itong mga to? They are professional fishermen. Ha? Mga mangingisdang professional to. Ay hindi ho basta aalis ang mangingisdang walang aasahang walang mahuhuli. Lagi yan, pag umalis yan, meron at meron yan. Di po ba? Hindi pwedeng zero sila. Alam nila kung may isda o wala. But that night, siguro marahil dahil biglaan din ang desisyon nila. Alam nyo, gano'n naman minsan eh, pagkabigla, no? Lalo na pagka hindi tama. Minsan, frustrated ka dyan. Walang mangyayari. It's like the farmer who sows but does not reap. Parang isang magsasakang nagpagal sa pagtatanim pero wala siyang naani. Eto ho. Di ba nung nakaraan, ang dami nagtanim, nasira, walang inani? Frustrated ka, correct? Ikaw na lang magtanim ka tapos hindi nagbunga, nasira. Ako, nung una, nung kapitbahay namin, binigyan kami ng punla na talong tsaka kamatis. Nilipat ko, ang gaganda, tuwang-tuwa kami. Ah, pagkaraan ng ilang linggo, na-discourage kami. Yung ang gagandang dahon, nagkabutas-butas. Kasi, kinakain ng mga insekto. Hindi naman ako makabili ng pang-spray ng insekto. Minsan, pagbibila ko, wala. Pero ngayon, ganun pa rin. Yung iba, nangagbunga na. Siya, ganun pa din. Kung gano'y yung laki, ganun pa din. Dinidiligan ko na lang paminsan-minsan. Pero, sabi ko, sayang. Ganda-ganda, ba't naghuli? Di ba madi-discourage ka? Gawin mo ang bagay na talagang lahat with effort. Tapos walang magiging bunga. Di ba magiging frustrated ka? Masasaktan ka? Malulungkot ka? Ito yun, ang mga alagad. They are like the farmers who sow but does not reap. Like a doctor who administers medicine but heals no one. Parang isang doktor na nanggagamot. Nagbibigay ng gamot pero walang gumagaling. Mapaprustrate ka talaga. It's like a salesman who calls but sells nothing.
Ito po ang karanasan ng mga disciples na minsan umalis sa ministeryong ipinagkatiwala at pagkakatawag, bumalik sa dating buhay na ginagawa ni isa kahit man lang siguro maliit, walang nahuli. Kahit hipon na lang na maliit siguro, pang jumping salad, walang nahuli. Eh dagat yun eh. Parang yung nahuli nila na namatay na isda doon sa Manila Bay, mga tilapia sa kabangus. May bangus na pala sa dagat, ano. May nakaliskisan na nga yung ibang tilapia eh. Ay, makakatawa naman ito. Para lang yung tao may magawa. Pero anong kinalabasan? Frustration. Bakit? Kasi masama. Mali ang motibo. Mali yung kanilang isipan at puso. Tignan nyo itong mga alagad. Ha? Ano ba yung purpose? Ano ba yung motibo nila? Bakit mangingisda sila? Samantalang they left all to follow the Lord. Minsang panahon sa buhay nila, iniwan na nila ang net na yan. At sabi ng Panginoon sa kanila, I will make thee fishers of men. And then during that particular time, they went back. Ayun, bumalik doon sa dati nilang kinagawa. So walang nahuli. Frustrated sila. Alam niyo mga kapatid, kung ilalagay natin yon sa sitwasyon, marami pong ganyan. All their labors were in vain. Pero sabi ng Panginoon, your labor is not in vain. But yun sa kanila, ala, mali nga kasi yung pananaw. Mali nga yung kanilang motibo sa paggawa. Kasi tinalikuran nila yung pagkakatawag nila at eto, nabuhay sila ngayon dito, gusto bumalik sa dati. Alam niyo mga kapatid, gaya ng lagi nating sinasabi, wala kailanman makikita dito sa Biblia na ang nag-backslide, pinagpala. Prodigal son na lang ang example natin dito eh. No? Oh, ito. Mga disciples ng Panginoon. Ayaw na, marahil. Na-frustrate eh. So anong naging result? Walang nahuli. John 15:5. Before we go to the last part. Anong sabi ng John 15:5? I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, take note, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Oh, sige, isa-isay natin. Ano sabi ng Bible? I am the vine, sabi ni Jesus, ye are the branches. And then, he that abideth in me and I in him. Saan ka nakakita ng isang sanga na walang puno? Ang sanga na hiwalay sa puno, matutuyo. Mamamatay. Sa tingin nyo, magbubunga ang isang sangang walang puno? Never! Eh, yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Kung ako ang puno, kayo ang sanga, merong relationship yan, merong connection yan. Pag walang connection, wala magiging bunga. Oh, take note, ang buhay Kristiyano, pag hindi connected sa Panginoon, walang magiging bunga. Amen? Eh, tingnan yung nangyari dito sa mga disciples, oh. Mali kasi yung kanilang ano eh, pananaw eh. Mali yung motibo. Kaya lang silang nahuli. Eh, hindi naman kasi yun ang pinagagawa ng Panginoon sa kanila, yung gusto nilang gawin. Hindi nyo napapansin, maraming Kristiyano, ginagawa yung ayaw ng Panginoon. Yung gusto ng Panginoon, ayaw nilang gawin. Simple. Then, sabi ni Jesus, if you abide in me, and I in him, sabi niya, and I in you, the same, bring it forth much fruit. Not just fruit, but much fruit. For without me, sabi ni Jesus, you can do nothing. Ala tayong magagawa, mga kapatid, kung tayo po hiwalay sa Panginoon. Kaya hindi tayo dapat humiwalay sa Kanya. Pero pag tayo po sumusunod sa Kanya, marami pong tao ang susunod sa Panginoon because of that influence. Amen? O, pangatlo, dito na tayo magtapos sa pangatlo. Verses 4 to 6. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus.
Sumunod ang Panginoon sa kanila. And he said unto them, cast I, verse 5, then Jesus said unto them, children, have ye any meat? Oh, ito na yung pangatlong question. Pangatlo. Ang question ng Panginoon, children, have ye any meat? And then sabi nila, wala po. Okay, ihulog nyo yung lambat nyo dyan sa right side. Makakakuha kayo, makakahuli kayo ng isda. Sumunod sila, hindi. Sumunod. Ito yung pangatlo. Instruction follows honesty with God. Instruction follows honesty with God. Maging totoo ka lang sa Panginoon. Maging totoo lang tayo sa Panginoon. Kahit nakagawa tayo ng mali, ng kasalanan, nakagawa tayo ng hindi niya kalooban, tanggapin natin yun, maging totoo tayo sa Kanya, babalik yung pagpapala niya. Amen? Maging totoo lang. Isa kasi yung mga Kristiyano, hindi totoo eh, sa Panginoon. Ano? So the question is, children, have you any meat? Meron ba kayong makakain? Meron ba kayong nahuli? Sabi nila, wala. So that was a tender word from the Lord because His concern was for their need. Alam ng Panginoon. Verse 21, verse 6, chapter 21, cast the net on the right side of the ship and ye shall find. Ah, specific. Hindi sinabi ni Jesus, cast the net diyan sa dagat. No. Ang sabi niya, cast the net on the right side. Eh kung hindi kaya umintindi yung alagad, ano? Sa right side, nilagay sa left. May mahuhuli kaya, baka wala. Kasi yung mga isda nasa right side. Hindi particular, pero sabi niya, on the right side, nandoon yung mga isda nakaabang. Inutusan na po ng Panginoon yun. Kaya kita nyo, punta sila sa dagat, lahat sila nahuli. Wala, tinawag na lang Panginoon yun. Nandoon na malapit sa shore. Inutusan na lang Panginoon yung mga isda na wag pupunta sa mga lambat nila. Is it possible? Yes, binasa natin kanina eh. Walang imposible sa Diyos. Kahit ang isda, kaya niyang kausapin. Yung ang hangin at saka dagat eh, di ba? Yung storm nga, peace be still. Pero sumusunod itong isda. Ewan ko kung paano. Marahil tinawag ng Panginoon yung para wala silang mahuli. Para iparamdam kina Pedro na wala silang magagawa sa sarili lang nila. Alam niyo, pagpipilitan natin gawin yung gusto natin, lata-ala talagang mangyayari. Kahit na minsan, hindi napapansin, ginawa ko na lahat, wala pa din. Ginagawa mo kasi lahat eh. Ba't hindi mo hayaan na gumawa ang Panginoon? Yun yung malaking bagay sa atin. Kaya napaprustrate tayo kasi pinipilit natin gawin ng isang bagay na hindi naman dapat natin ginagawa. Dapat ang Panginoon ang gumagawa sa atin. Yun po yun. Huwag nating pilitin sa sarili natin, kaya tayo napaprustrate eh, kasi pinipilit natin sa sarili natin. No! Mga kapatid, ang lesson dito, Lord, ito yung plano, Lord, ito yung gusto ko, pero pinapailalim ko sa kapangyarihan mo. Di ba mas maganda yung ganun? Yung bang we always ask the Lord's permission, we ask the Lord's, yung kalooban niya ang mangyayari. Kaya nga tayo nananalangin eh. Kaya nga natin inilalatag sa Panginoon eh. Kaya nga sa lahat ng plano natin, di ba sinasama natin ang Panginoon? Kasi kung hindi, hindi mo ako kasama dyan. Di sige, bahala ka, gawin mo mag-isa. Ang result, frustration. Tapos lalapit sa Panginoon. Kaya ang nangyayari, the Lord becomes our last resort. That is wrong. He should be the first. Kaya nga, we will always ask God, Lord, kalooban mo ba ito? If not, hindi ito yung mangyayari. See? Ito po yung gustong ituro ng Panginoon sa mga alagad. At ito rin yung gustong ituro ng Panginoon sa atin. Ando dun po ang concern ng Panginoon. Kaya sabi niya, casting all your cares upon Him for He careth for you. God cares. Gusto niyang ibigay yung para sa atin. Pero dapat, yung kalooban niya ang mangyayari, hindi yung atin. So they cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Di ba yun ang sabi dito? Pagkahulog nila ng lambat, they cast therefore, and now sabi niya, they were not able to draw it for the multitude of fishes.
a miraculous catch. The net became full of fishes. Walang kahirap-hirap. Hindi po sila nagpuyat, hindi sila nagpagod, inihulog ang lambat sa tabi, sa may right side, ang isda pumasok sa mga nets. Wow. Samantalang magdamag ng isda, alang nahuli. Kapangyarihan ng Diyos. So following the instruction of the Lord wholeheartedly is indeed full of blessings. Now, bago tayo mag-close, tuloy ko lang yung pagbasa dito. Therefore, the disciples whom the Lord Jesus loved said unto Peter, it is the Lord. Si John, na-recognize niya kagad, ang Panginoon yan. He girt his fisher's coat unto him and did cast himself into the sea. And then yung other disciples sa kabilang bangka, ano nangyari? Lumapit. Punong-puno din yung kanilang bangka, yung kanilang net. Parehas. Halos mapuno. Actually, binigyan ng number yung mga isda dito, 150, ano? Pero punong-puno. Siguro lalaking isda nun, ano? Yung 150 na yon. Ang lalaki. Marahil. Hindi na nga lang binanggit. And then verse 9. As soon as then, as they were come to the land, they saw a fire of coals and fish laid thereon. Tapos may bread. Ha? Meron ng isdang iniihaw. May tinapay. Sabi ni Jesus sa kanila, bring off the fish which ye have now caught. Dalhin ninyo lahat yung mga nahuli ninyo. Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes, 153. Oh, may 3 pa pala, 153. And for all this, there were so many, yet was not the net broken. Kay Peter yon, hindi pa kasama siguro yung ibang disciples na may nahuli. So more than that, tapos sabi ni Jesus, come and dine. Hali kayo, kumain kayo. Bago pa man, nagluto ng Panginoon para sa kanila. Tingnan niyo yung... Alam niyo, nung binabasa ko to, na ano ko eh. Sa kabila nung kanilang pansamantalang pagtalikod, sa kabila nung pansamantalang pagkalimot doon sa panahon, doon sa kanilang pagkatawag, no? Because maybe of frustrations. Alam nyo, minsan na tao, hindi natin masisisi. Pagka discouraged, pag frustrated talaga, minsan nakakagawa ng desisyon na hindi tama at hindi kalooban ng Panginoon. Tama po? Naintindihan natin sila. Kasi yung panahon na yun eh, malungkot sila eh. Wala yung master nila eh. Pero ang maganda dito, bago pa man, alam nyo, ang Panginoon naghanda na kaagad eh. Pinagluto na sila. Pakakainin sila. Sa kabila ng kanilang pansamantalang pagkalimot sa kanilang katapatan at paglilingkod sa Panginoon sa kanilang pagkakatawag, and yet, ang Panginoon, mga kapatid, meron pa rin nakahandang biyaya. Nung sabihin ng Panginoon, halika kayo, come and dine. Wala nga nagtanong eh. Siguro na, mga kapatid, siguro naiiya yung mga disciples, ano? Correct? Marahil nahihiya po yung mga alagad. Alam nyo, kung lulugar tayo sa lugar nila, kayo mismo mararamdaman nyo yung naramdaman nila. Sa kabila ng hindi ako matapat, ang Panginoon matapat sa akin. Sa kabila ng ako, ang daming pagkukulang, ang Diyos hindi nagkukulang sa akin. Amen? Kaya nung tawagin sila ng Panginoon, halika, halika kayo, kumain kayo, nahihiya sila. Ni walang nagtanong, walang kumikibo. Jesus then cometh and taketh bread and giveth them and fish likewise. Pinakain sila. Kumain sila. Alam nyo, sumunod naman sila eh, di ba? So alam nyo, ganun po.
Ang pagsunod sa Panginoon, may dalang blessing yan. Kailangan maging honest lang tayo sa Kanya. Kaya instruction follows honesty with God. Now, let me conclude. Dumating to sa punto, sabi ni Jesus, "Lovest thou me more than this." Marahil doon sa point na yun, mga kapatid, parang naramdaman din ng Panginoon itong mga disciples ko, mas mahal yata nilang isda kaysa sa akin. Kung titignan ko negatively in man's point of view, yung damdami ng Panginoon, parang nasaktan din ng Panginoon. Sa pangunawa ko, ewan ko kung magkaparehas tayong magiging pangunawa. Nang minsan sabihin nila, "Lord, we left all and followed thee." Di ba si Pedro nga sabi niya, nung huhulihin na si Jesus, tinapyas niya yung tenga nung isang ano, yung nanguhuli. Correct? Tapos sabi niya, "Kung hindi pwedeng mangyari sa iyo yan, hindi ka pwedeng mamatay." Gaya nga lang lakas niya, "Over my dead body." Tapang ni Pedro. Pero di ba, tinatwa niya si Christ 3 times. Sabi ni Jesus kay Pedro, "Simon, before the cock crow, you will deny me 3 times. Oh. Tapos ito na naman, puro Pedro. Pero alam niyo ang kagandahan sa dulo, nung magbalik si Pedro at nakita niya lahat ng ito, hanggang kanyang kamatayan, hindi niya tinalikuran ng Panginoon. Marahil dumating lang siya doon sa punto ng pagkahina ng kanyang pananampalataya. Pero nung bumalik siya, hanggang kamatayan, hindi na niya tinalikuran ng Panginoon. May mga pagkakataon sa atin, nangihina tayo. May mga pagkataon, minsan tumatalikod pa rin tayo. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, pagbalik mo, kang tatalikod. Parang ganun lang kasimple yun. Kaya ito na po yung punto natin, mga kapatid. Wala nang oras. Siguro wala nang time para sa atin na tayo po ay hindi magpatuloy. Konti na lang ang panahon, nakikita na natin, nagbabadya na po. Diyan nga yung tinalakay ko na tatlong sunod-sunod na araw eh. No? Kung gusto niyo pong masundan, panoorin niyo lang yung tatlo na yon last week, na makita niyo yung rapture tsaka tribulation na mangyayari. Those are the signs. Yan po yung mangyayari para masigit na maunawaan natin, malapit na pala tayo. "Simon, do you love me more than these fishes?" Si Jesus, nung sabihin niya kay Simon yon, marahil, hindi lang madiretso ng Panginoon si Simon eh. "Simon, bakit mo ako tinalikuran? Ba't bumalik ka sa pangingisda?" Ganun ang ibig sabihin nun eh. Ikaw, tayo, biruin mo yung buong buhay natin, inandog natin, tinulungan natin ang taong ito, naligtas ang taong ito, lahat nando doon, tapos sa araw tatalikuran ka niya, anong mararamdaman mo? Ito yung damdamin ng isang Panginoon na tinalikuran ng kanyang mga disipulo ng dahilan sa isda. Maybe because they were discouraged. Pero sabi ng Panginoon, hinamon niya sila. Sabi ni Pedro, "Lord, mahal kita." "Okay, balik ka. Pakainin mo mga tupa. 3 times. And then at that period, kung tignan niyo sa dulo, si Pedro po ay bumalik sa Panginoon. Verse 19, "This spake he, signifying what the death he should glorify God. And when he had spoken this, he said unto them, Follow me." Follow me. "Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following, which also leaned on his breast at supper," si John ito, "and said, Lord, which is he that betrayeth thee?" Marahil, sariwa pa sa isip niya, akala nila si Pedro yung nag-betray. Hindi siya. Yung son of perdition, si Judas Iscariote po yun. Pero sabi ng Panginoon, "If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Again, follow thou me." Ano sa inyo yan? Basta sumunod kayo sa akin. Isa lang ang hamon ng Panginoon sa kanila. Follow me. So Peter and John have set good example. John recognized Jesus as Lord, and Peter hurried to Jesus. Then the disciples feasted with Jesus on the shore. Diba? Kumain sila.
Nabusog sila, pinakain sila ng Panginoon. His fellowship is a feast on earth, and someday we'll feast with Him on heaven's shore. Mga kapatid, tingnan niyo po ang mga disciples nung nagkaroon ng fellowship, nagsama sila ulit, bumalik sila, sumama sa Panginoon, ano nangyari? Pinakain sila, nabusog sila, feast. You know, when you have fellowship with the Lord, kung continuous yan, yung faithfulness ng pakipag-fellowship natin sa Panginoon, nandyan po ang pagpapala ng Diyos. So indeed, in the presence of God, always, the presence of God brings blessings. Amen? Our fellowship with God is indeed a blessing. Kaya mga kapatid, walang dahilan upang tayo po ay tatalikod sa Panginoon. Sa halip, tayo po ay sumunod sa Kanya. Gaya ng awit na sinabi ko kanina, maging prayer natin yung awit, I have decided to follow Jesus. Kapag nag-desisyon na po tayo to follow the Lord, no turning back. No turning back. Wala na pong talikuran. Wala na pong iwanan. Wala na pong titigil. Kundi susunod anuman ang mangyari at anuman ang ating maranasan. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ito po yung challenge sa bawat isa. Tandaan niyo po, ang buhay mo, ang buhay ko, ay pwedeng maging isang malaking impluensya. Konti lang tayo, maaaring hindi tayo kasing dami ng iba. But look at the potential of a small, dedicated disciples. Mag-isa ka lang, pero maraming kaluluwa ang pwede mong ma-impluensyahan. Mag-isa ka lang, pero maraming kaluluwa ang pwede mong maidala sa Panginoon. At marahil yung dadalhin mo sa Panginoon ay meron pa ring maidadala sa Panginoon. Naalala niyo po si Pedro na yan? Unang preaching niya, Acts chapter 2, 3,000 souls were saved. Pero sino ang nagdala at nag-impluensya kay Pedro para makakilala sa Panginoon? Sino ang nag-impluensya at nagdala kay Pedro para makilala niya ang Panginoon? Hindi ko kilala yon. Sino? Si Andrew. Si Andres. Behind the scene, at the back of a great disciple of the Lord, is the one who is not known much, kagaya ng Pedro na to. Pero kung yung Andrew na yon, hindi dinala ang Pedro na ito, walang libo-libong kaluluwa na maliligtas. See? Marahil, ikaw po yung inihintay. Marahil, ikaw yung taong mag-iimpluwensa sa taong ito para makakilala sa Panginoon, para maging matapat sa Panginoon, para sumunod sa Panginoon. Edi, pakita natin sa kanila. Patunayan natin sa kanila. Pero kung tatalikod ka, marahil ang taong yan, hindi na po mailalapit sa Panginoon. Dahil ikaw yung taong yon na tinatawag at gagamitin ng Panginoon para ang taong ito ay makakilala sa Kanya. So let us not waste time, but let us seize every opportunity God is opening for us. Kaya, konti na lang po ang panahon, mga kapatid. Nawa, maranasan natin lagi, tandaan niyo po, ang taong naglilingkod sa Panginoon, ang matapat na Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon ay hindi magkukulang ng pagpapala niya. Amen. So, if you want to enjoy the blessings of the Lord, enjoy His presence. Serve Him faithfully. Worship Him. Praise Him. Thank Him.
Nawa ang pagpapala ng Diyos maranasan natin. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. We praise and thank you, Father God, for all the things that you've done and for the great things that you will be doing for us. Salamat, Ama. Bagamat ang dami pong mga bagay na nagdi-discourage sa amin. Ang dami pong bagay na gustong magpalayo sa amin sa paglilingkod sa inyo. But Father, we praise and thank you dahil ang salita ninyo ay buhay na laging nagpapaalala po sa amin. Laging nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng enlightenment. Truly indeed, Lord, your words are true and encouraging. Gaya nga ng sabi po ninyo, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Liwanag sa aming mga daraanan. Ilaw na magbibigay sa amin ng kaliwanagan upang makita at maunawaan namin ang kalooban niyo sa aming buhay. Lord, marami pong nangyayari. Pero dalangin namin naman, huwag niyo pong hayaan ng mga bagay na ito ang magdala sa amin sa sitwasyon na tatalikuran namin kayo o lalayo kami sa inyo. Sa halip, maging daan ang mga bagay na ito upang mas lalo kaming maging matapat sa aming paglilingkod sa inyo. Thank you God for the lives of these disciples. Nagiging lesson sa amin upang maunawaan namin kung ano, Panginoon, ang kalooban nyo sa aming mga buhay. Patatagin nyo po ang aming pananampalataya. Patibayin nyo po ang bawat isa upang isang araw magagalak kaming lubos dahil napagtagumpayan namin ang mga kapagsubukang ito at lulubusin nyo aming kagalakan dahil kami po ay pagkakalooban nyo ng gantimpala na kailanman hindi kayang ibigay ng sanglibutan, kundi kayo po lamang ang may kakayahan at may kapangyarihan na magkaloob po nito sa amin. And so, Lord, we praise and thank you for all the blessings and even for the trials that we are experiencing. Father, continue to be with us and help us then to enjoy always your presence in our midst. Salamat, Panginoon. Pinupuri namin kayo. Niluluwalhati namin kayo. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sapagkat lahat ng ito ay aming pong samo at dalangin sa makapangyariang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo.